buto na natagpuan sa Australia. Ito raw ay isang species bone ng isang pinaghihinalaan na malaking dinosaur. Yo, what's up guys? Welcome back to another video. Ngayon ay tatalakayin natin ay hindi basta-basta at kung sino-sino lang. Sapagkat ang video na ito ay mala world record ang usapan. Dahil ang kwento na ito ay kapanapanabik at sobrang nakaka-interesado. Pero ewan ko lang sa inyo ah. Pero di bale wala na kayong magagawa. Umpisahan na natin. Buto, nalatagpuan sa Australia. Pinaghihinalaan na ito ang panglima sa pinakamalaking dinosaur sa buong mundo. At tinataya ito na ang pinakamalaking dinosaur ever sa Australia. Ang Australotitan o ang Southern Titan. Anila, ang estimated na laki ng dinosaur na ito ay sinlaki ng isang basketball court at singtaas ng two-story building. Ang sabi ni Scott Hocknell na isa sa mga paleontologist na tatagaloging ko na lamang ay matagal na rin panahon na kami ay maging proud at maipakita ang largest dinosaur species na ito. Dagdag pa niya, ang dinosaur na ito ay tinatawag na Titanosaurian. Ayon sa kanila, ang Cooper na ito ay natagpuan sa dating malapit na sapa at tinatayang naninirahan ito ng mahigit 90 milyong taon nang nakalipas during Cretaceous period. At ang timbang nito ay may sukat na 67 tonelada. Grabe, ang sobrang bigat nito. Kablag kung susukating ang 1 tonelada ay simbigat ito ng isang pickup truck. Nasasakyan ha. Dagdag pa nila, ang fossilis na butong ito ay natagpuan noong 2006 sa isang lugar na kilala bilang Eromanga Basin sa timog kanluran ng Queensland. At ayon pa kay Hocknell ay kapag mayroon daw ang dinosaur bone na bigat na 440 pounds ay hindi ganun kadali at hindi pwedeng ito basta pwede ilagay sa sasakyan at ilagay agad-agad sa museum para pag-aralan. At iparehas ito sa mga bone fossils ng dinosaur na kung ito nga ba ay isang talagang dinosaur species. Syempre nga naman ay sobrang bigat nito. Kaya ginagamit namin ng teknolohiyang 3D upang i-scan ang mga buto. Upang maihambing ko ang mga ito upang malaman kung kanino nga ba mga fossils na natagpuan nila. At ikinukumpara nila ito sa lahat ng koleksyon nila. At ang proseso nito ay inabot ng maraming taon. Ngunit sa panahong iyon, sinabi ni Hocknell na siya ang at ang kanyang koponan ay naiisip na hindi lamang ito naiiba. Ngunit ito ang pinakamalaking species na dinosaur sa Australia. Ang bagong species ay nagbabahagi din ng ugnayan sa mga Titanosaurian mula sa Timog Amerika at Asia. Sinabi ni Hocknell na nagmumungkahi na maaari naglakbay sila ng kontinente mula sa Timog Amerika papunta sa Antarctica noong mga panahong taginit sa bansa. Dagdag pa nito, maaaring ang mga dinosaur na ito ay naglakbay papunta sa isa pang isla. Nakalaunan ay saan saan sila napuntang isla. Kabilang na dito ang Southeast Asia at ang Pilipinas. O ano, may natutunan ka ba sa maikling video na to? Kung meron, mag-subscribe ka na at marami pang kasunod to. Road to 10,000 subscriber na tayo. Stay tuned lang mga idolo. See you on my next video.